Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Patuloy po tayo sa ating pong ginagawa na daily devotion po sa pag-serve po ng Word of God. Ang akin pong session ngayong araw nito ay sa Genesis 24 verse 1 to 10 po. At sinasabi po sa talatang ito, matandang-matanda na si Abraham at pinagpala siya ng Panginoon sa lahat ng bagay. Isang araw, kinausap niya ang tagapamahalang alipin niya na nag-aasikaso ng lahat ng arerian niya. Ilagay mo ang kamay mo sa pag-itan ng dalawang hita ko at sumumpa ka sa akin sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan at ng lupa, na hindi ka pipili ng taga rito sa Kanaan na kasama nating naninirahan dito para mapangasawa ng anak kong si Isaac. Pumunta ka sa lugar na pinanggalingan ko at doon ka pumili ng babaeng mapapangasawa ng anak kong si Isaac na mula sa mga kamag-anak ko. Pero nagtanong ang alipin, paano po kung ayaw sumama ng babae sa lugar na ito, dadaling ko na lang po ba si Isaac doon? Sumagot si Abraham, huwag mong dadalin si Isaac doon. Dinala ako rito ng Panginoon Diyos sa kalangitan mula sa sambayanan ng ama sa lugar na kung saan ako sinilang at sumumpa siya sa naibibigay niya ang lupaing ito ng Kanaan sa mga lahi ko. Kaya lumakad ka dahil magpapadala ang Panginoon ng anghel niya na sasama sa iyo para makakita ka roon ng mapapangasawa ng anak ko. Kapag hindi sumama sa iyo ang babae, wala kang pananagutan sa pagsumpa ito sa akin. Pero huwag mong dadalhin doon ang anak ko. Kaya inilagay ng alipin ang kamay niya sa pagitan ng dalawang hita ni Abraham na kanyang amo at sumumpa ang susundin ang inuutos sa kanya. Pagkatapos, kumuha ng alipin ng 10 kamilyo at mga mamahaling regalo mula sa amo niyang si Abraham. Lumakad siya agad papunta sa Aram Naharaim, ang bayan na tinitirahan ni Nahor. Amen. Dito po sa talatang ito, makikita po natin na ang nagpapahanap po ng mapapangasawa si Abraham para po sa kanyang anak na si si Isaac, excuse po. At dito rin po natin nakikita na si Abraham po ay tinawag po niya yung kanyang alipin at kanya pong kinausap para po sabihin na sumumpa ka sa akin na hindi ka pipili na taga rito sa Kanaan na mapapangasawa ng aking anak na si Isaac at pumunta ka doon sa pinanggalingan doon yung lugar, sabi ni Abraham po, at doon mo ihanap na mapapangasawa yung aking anak na si Isaac. Ngunit nagtanong po dito yung alipin ng sinasabi po, paano kung ayos sumama ang babae sa lugar na ito, dadaling ko na lang po ba doon si Isaac? At sumagot naman po si Abraham at sinabi po na ni Abraham ay wag daw pong dadalin doon si Isaac, at siya daw po ay dinila ng Panginoon Diyos na sa lugar na kung saan sinilang, at sumumpa po ang Panginoon sa kanya na ibibigay yung lupain ng Kanaan sa mga lahi ni Abraham. Kaya nga po ang sabi nga po dito ay lumakad ka at pasasamahan kita ng mga sa mga anghel, magpapadala ang Panginoon po ng mga anghel na para makakita ng mapapangasawa ng aking anak. At ganun nga po ang ginawa nung kanyang alipin na sa pamamagitan po ng pagsasalisay ni Abraham na kung paano pong gagawin, na huwag mag-alala at pasasamahan daw po ng mga anghel, ay nilagay po ng alipin ang kanyang kamay sa dalawang hita po ni Abraham. At sinasabi nga po dito na sumumpa sa kanya na nasusundin niya ang lahat po ng inuutos ni Abraham sa kanya. At pagkatapos nga po ng pagsumpa ngayon ng alipin ay kumuha po siya ng 10 kamelyo at mamahaling regalo po mula sa amo niyang si Abraham.
At siya po ay lumakad agad papunta po doon sa bayan ng Aram na Naharim, na yun po ang bayan na tinitirhan po ni Nahor. So dito po natin makikita na talaga po na sa kahit po matanda na si Abraham ay patuloy pa rin po yung kanyang faith, di po nawawala. At sinabi nga po niya din sa kanyang alipin na mangako ka na wag mong yahanap si Isaac po na mapapangasawa doon sa bayan ng na kanila pong tinitigilan ngayon, at doon niya po pinapupunta yung alipin sa dating tinirahan ni Abraham sa lugar sa doon po. Magandang gabi po. Ang share ko po ngayon ay Genesis chapter 24 verse 11 to 15. At kanyang pinaluhod ang mga kamelyo sa labas ng bayan. At sa gabi ng balo ng tubig, nandakong palubog na ang araw na kapanahunan ng paglabas ng mga babae upang umigib ng tubig. At sinabi, O Panginoon, Diyos ng aking Panginoon si Abraham, pinamamanhik ko sa iyong pagkalooban mo ako ng mabuting kapalaran ngayon, at ikaw ay magmagandang loob sa aking Panginoon kay Abraham. Narito, ako'y nakatayo sa tabi ng bukal ng tubig, at ang mga anak na babae ng mga tao sa bayan ay nagsilabas upang umigib ng tubig. At mangyari nga ang mga dalagang aking pagsabihan, ibaba mo at isinasamo ko sa iyo ang iyong banga upang ako'y uminom. At siya'y magsabi, uminom ka at paiinumin ko pati ang iyong mga kamelyo. Maging siyang iyong itinalaga sa iyong lingkod na kay Isaac. At sa ganito ay malalaman kong nagmagandang loob ka sa aking Panginoon. At nangyari na bago matapos ang pananalita niya, ay narito si Rebecca na ipinanganak kay Betuel, na anak ni Milka, na asawa ni Nachor, na kapatid ni Abraham, na lumalabas na pasan ang kanyang banga sa kanyang balikat. Amen. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabing ito ay sa Genesis chapter 24 verses 16 to 20 na sinasabi, magandang dalaga si Rebecca at birhen pa. Bumaba siya papunta sa balon at nilagyan niya ng tubig ang kanyang panga. Pagkatapos, kumakat siya para umuwi. 17, nagmamadali ang alipin sa pagsalubong sa kanya at sinabi, pwede mo ba akong painumin sa banga mo kahit kaunti lang? 18, sumagot si Rebecca, sige Ginoo, uminom ka. Mula sa balikat niya, ibinaba niya agad ang banga at hinawakan ito habang umiinom ang alipin. 19, pagkatapos niyang painumin ang alipin, sinabi niya, iigib naman ako para sa mga kamelyo mo hanggang sa makainom silang lahat. 20, dali-dali niyang ibinuhos ang tubig sa inuman ng mga hayop at bumalik siya sa balon para muling umigib. At patuloy siya sa pag-igib hanggang sa makainom ang lahat ng kamelyo. Amen. So, purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po. And God bless everyone. Magandang araw, Redeemer's Family. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Genesis. Genesis chapter 24 verses 21 to 25. Ito po ang nakasaad. Tahimik na pinagmasdan ng alipin ang dalaga at inisip kung yun na kaya ang sagot ni Yahweh sa kanyang panalangin. Matapos makainom ang mga kamelyo, inalabas ng alipin ang dala niyang mamahaling singsing at dalawang pulseras na pawang lantay na ginto at ibinigay sa dalaga. Pagkatapos, ito itinanong niya, sino ba ang iyong mga magulang? Maari ba kaming magkatuloy sa inyo ngayong gabi? Sumagot ang babae, ako po'y anak ni Betuel na anak ni Nahor at Milka.
Maluwag po sa amin at maraming pagkain para sa inyong mga hayop. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Diyos. Magandang araw po sa lahat. Ang babasahin ko po ay makikita sa Genesis chapter 24, verse 26 to 30. Ang pagkarinig ngayon, lumuhod ang alipin at sumamba kay Yahweh. Purihin si Yahweh ang Diyos ng Panginoon kong si Abraham. Hindi siya sumira sa kanyang pangako. Pinatnubayan niya ako sa pagpunta sa bahay ng mga kamag-anak ng aking Panginoon. Nagmamadaling umuwi ang dalaga at isinalaysay ang buong pangyayari sa tahanan ng kanyang ina. Si Rebecca ay may kapatid na lalaki na ang pangalan ay Laban. Patakbo siyang pumunta sa balong kinaroroonan ng lalaki. Nang marinig niya ang salaysay ng kanyang kapatid at makita ang singsing at ang mga pulsiras na suot nito, nakita nga niya ang tao sa tabi ng balon pati ang kanyang mga kamilyo. Yun lang po, purihin ang Diyos. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin niyo po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 24, verse 31 to 33. Sinabi ni Laban, "Bakit nandyan po kayo sa labas? Tayo na po sa amin, lalaking pinagpala ni Yahweh. Nakahanda na po ang pagpapahingahan ninyo at ang sisilungan ng inyong mga kamelyo. Sumama nga ang alipin. Pagdating sa bahay, ibinaba ni Laban ang karga ng mga kamelyo at pinakain ang mga hayop. Ang alipin na may binigyan niya ng tubig upang maghugas ng paa, pati ang mga kasama nito. Binigyan siya ng pagkain, ngunit sinabi ng alipin, sasabihin ko muna ang aking pakay bago ako kumain." Magandang gabi po sa inyo sa RCCI family. Ako po ay magsishare lang po ako ng Genesis chapter 24, verse 34 to 36. Ang kanyang sinabi, "Alilang katiwala ako ni Abraham at pinagpalang mainam ng Panginoon ang aking Panginoon at siya'y naging nadakila at siya'y binigyan ng kawang at bakahan at ng pilak at ng ginto at ng mga aliping lalaki at babae at ng mga kamilyo at ng mga asno. At si Sara na asawa ng aking Panginoon ay nagkaanak ng lalaki sa aking Panginoon nang siya'y matanda na at siyang pinagbigyan ni Abraham ng kanyang lahat na inaari. Amen." God bless you po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang isishare ko po ngayon ay nasa Genesis chapter 24, verse 37 hanggang 39. "Ako po'y pinanumpa ng Panginoon kong si Abraham na hindi ako kukuha sa Kanaan ng mapapangasawa ng anak niyang ito. Dito po niya ako pinupunta sa mga kamag-anak ng kanyang mga magulang upang ihanap ng mapapangasawa ang kanyang anak. Tinanong ko po siya ng ganito, 'Kung ang babaeng mapili ko ay hindi sumama sa akin, ano pa man ang aking gagawin?' Amen." Genesis chapter 24, verse 40 to 42. "At kanyang sinabi sa akin, 'Ang Panginoon na sa harap niya ay lumakad ako, ay susugurin niya kasama mo ang kanyang anghel at kanyang papalain ang iyong lakad at pag-aasawahin mo ang aking anak sa aking kamag-anak sa angka ng aking ama. Kung magkagayon, makakawala ka sa aking sumpa pagkat ikaw ay dumating sa aking kamag-anakan. Kung hindi nila ibibigay sa iyo ay wala ka sa aking sumpa. At dumating ako sa araw na ito sa bukal at aking sinabi, 'O Panginoon na Diyos ng aking Panginoong si Abraham, kung ngayon pinagpala mo ang aking lakad na nilalakad ko. Amen.'" Genesis chapter 24, verse 44-46. "At siya
magsasabi sa akin, uminom ka, iikib ko pati ng iyop kamelyo ya siyang maging papaing itinalaka nag panginog sa anak nag aking paginong at pago ko nasalita sa salili narito si Rebecca na numalabas na pasan ang kaniyang ang panga sa kaniyong palikat at lumusong sa lokal at numikib at aking sinabi sa aninya, makikinong ako sa iyo at tali niyong aniyang imbinaba ang kaniyang bangka sa kaniyang ang alikat at nagsabi uminom ka at painon min ko pati ng iyong mang kamel yu sa kayo no uminom ako at pinainom niya pati ng mang kameleo. Amen. Genesis chapter 24 verse 47 to 49. At siya ay aking tinanong at aking sinabi kaninong anak ka. At kaniyang sinabi anak ako ni Betuel na anak ni Nacher na ipanganak sa kaniya ni Milka at inilagay ko ang hikaw sa kaniyang ilong at ang magagpursera sa kaniyang magagkamay. At aking inuyukod ang aking ulo at sumamba sa ako sa Panginoon at pumuri sa Panginoon na Diyos ng aking Panginoon si Abraham na pumanubay sa akin sa daang matuwid upang kunin ang anak na kapatid na aking Panginoon para sa kaniyang anak. At nayon kung inyong mamagandahing loob at mamatapatin sa aking Panginoon ay sabihin ninyo sa akin at kung hindi ay sabihin din ninyo sa akin upang pumihit ako sa kanan o sa kaliwa. Amen. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, para po sa ating devotion, ako po ay naatasan na ibahagi po sa inyo ang Genesis chapter 24 verses 50 to 55. Sabi po rito, "Then Laban and Bethuel answered and said, 'The thing has come from the Lord. We cannot speak to you bad or good. Behold, Rebekah is before you. Take her and go, and let her be the wife of your master's son, as the Lord has spoken.' When Abraham's servant heard their words, he bowed himself to the earth before the Lord, and the servant brought out jewelry of silver and of gold, and garments, and gave them to Rebekah. He also gave to her brother and to her mother costly ornaments. And he and the men who were with him ate and drank, and they spent the night there. When they arose in the morning, he said, 'Send me away to my master.' Her brother and her mother said, 'Let the young woman remain with us a while, at least 10 days. After that, she may go.'" Amen. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. Good evening po sa ating lahat. So, ako pong muna mag-exhort para kay Edwin. So, aking pong babasahin ngayon sa aklat ng Genesis chapter 24 verse 56 to 60.
ayon dito, 56. Ngunit sinabi ng alipin, sapagkat pinagtagumpay ako ni Yahweh sa aking lakad, pinahintulutan na po ninyo akong magbalik sa aking Panginoon. 57. Kung ganyan, sabi nila. Tawagin natin si Rebecca at tanungin kung ano ang kanyang pasya. 58. Sasama ka ba sa taong ito? Tanong nila. Upo, tugon niya. 59. Kaya si Rebecca at ang kanyang yaya ay pinahintulutan niyang sumama sa alipin ni Abraham at sa mga kasama nito. 60. Matapos basbasan ng ganito. Ikaw nawa o Rebecca ay maging ina ng marami at sa lungsod ng kaaway at iyong lahi ay magwagi. Yun, so yun. Salamat po. Amen po. Mapagpalang gabi po ulit sa ating lahat. At si Mrs. po ay hindi po makapagbasa ngayon kasi medyo not feeling well pa rin po yung kanyang pakiramdam. Kaiga po siya dun sa kwarto. Kaya ibabasa ko na po siya ngayon ng kanyang pong verse dito po sa chapter 24. Ang kanyang pong verse ay dito po sa verse 61 hanggang 67 po. Ito po ay para kay Mrs. At ang sinasabi nga po dito sa talatang ito, nang handa na ang lahat, sumakay si Rebecca at ang aliping babae niya sa mga kamelyo at sumunod siya sa alipin ni Abraham. Ngayon, si Isaac ay nakatira sa Negev, ararating lang galing sa Beer Lahai-Roi. Isang araw nang matatakip silim na lumabas si Isaac at naglakad-lakad sa kanilang bukirin. May nakita siyang isang kamelyo na papalapit. Nang makita ni Rebecca si Isaac, bumaba siya sa kanyang kamelyo